Hi, I'm JM Sargado and welcome to my vlog. So itong voltmeter that I bought from Shopee with 2 USB output for charging at isang output input 12V para sa mga appliances. So or TV na 12DC. So ito na, pinakonek yung mga batteries so galing sa sirang laptop at binaklas ko. So nakita nyo na parang dadalawa yung mga batteries ko at okay naman dahil natatest ko na ito, hindi ko lang binaklas dahil kinulang ako sa battery holder. So ito na, pinatagpi-tagpi ko na yung mga wires para sa 3S 4P na aking battery pack. So ito na, hinihinang ko na. Oops, akala ko gagamitin ko pa eh, pero hindi pa. Ayan. So yun pala, ang kinuha ko ay isang BMS for battery protection. Inihinang ko na yung mga batteries or mga wire. So kagandahan nito dahil matagal itong gamitin na pwede for camping, brownout or any emergencies na gusto mag-charge. Ang kagandahan dito sa 18650 battery or lithium ion cells ay matagal ang kanyang charging lifespan. So na-recommend ito para sa mga nagsosolar or mga DIY battery pack. So medyo may kamahalan dito dahil ang isang piraso nito for 2000 milliamp hour is around 60 to 100 pesos. So depende yon sa mga kabati. So disclaimer lamang po, hindi po ako isang magaling na technician or may alam sa electronics. Isa lamang po akong estudyante na gustong matuto ng mga DIY at saka matuto sa mga pro. So kung meron kayong problema sa ang ginawa, comment down below kung meron kayong problema sa ang ginawa at I will accept your suggestions or opinions about my projects. Ito na, nahihinang ko na. So pag-isa lamang po, hindi po ako marunong, wala po ako mga holder or anything na meron kayo dahil galing lamang ito sa mga scrap or na-recycle ko. So nakita nyo yun, yung parang bilog na may steel brush, kinuha ko sa aming bahay at hindi nila alam na wala na silang magagamit sa paghuhugas ng mga kaldero. So ito na, ito na mga buddy. So as you can see, nilagyan mo ng mga electrical tape for protection. So pasensya lamang mga bati, hindi tayo pro, hindi tayo magaling. Sadyang lang po magaling tayo para may magamit tayo or may magamit ang ating pamilya during blackout. So ito na, dagdag kalaman lamang po mga bati. So kung meron kayong mga sirang laptop or sirang power bank, ang kadalasang problema dyan yung mga BMS or yung battery. Check nyo kung may okay pa na battery, gamit kayo ng mga charging capacity like mga litokala or other things at try nyo i-charge at malaman kung ilang milliamp hour pa ang laman ng inyong batteries. Set aside muna natin yung battery at maghihinang naman tayo sa ating mga charging port at sa USB voltmeter. Pasensya lamang po dahil hindi nyo parang nakikita yung ginagawa ko dahil hindi ko alam kung ano ang nasasakop ng camera. So nagmabadali ako dito kaya madami pang gagawin pero tinatry ko na gawin ang aking best para sa inyong mga manonood. Medyo nahirapan ako sa paghihinang dito dahil takadikit na. So nalagyan ko na ng low dahil ang plano ko talaga is maghihinang sa labas pero dahil nga atat na ako dahil lang itong soldering iron ko ay bago lang niyang dumating. So pagkadating niyan, agad na tinesting ko. So kanina parang umuusok niyan.
hindi ko na lang sinama sa video dahil baka mag-comment kayo ng masama or basta. So halagang 130 pesos nabili ko ito sa Shopee, so okay naman dahil 60 watts ito. Medyo nahirapan ako dito sa paghihinang dahil sa laki nating kamay at saka sa liit ng space na aking pinaglagyan. So ang switch na ito nang galing dito sa mga sirang LED appliances na ginamit ko dito sa aking project. So basically, ang tapware ni mama na hindi niya na nagagamit or ginagamit siya pa ay siniya ko. So ang excuse ko lang ba, nasira ito, nasira. Oh, okay na, tapong na yan. So sinabi ko lang nasira dahil wala akong magagamitin na box or anything na paglalagyan ko ng mga battery. So naisipan ko na lang ba, sinangalay, di ba? Drink ka lang. Minam na ka na sinangalay. So, alibay, alibay ba? Tinanggal ko dito ang mga nanahulong ng mga lead. Ito na, nag-hinang naman ako. Hindi ko naman alam kung paano gamitin. Susunod na yung disc. Dahil sa kakulangan ng mga experience. So, medyo natagalan ako sa paghinang. Pero okay naman ang... Oops! Oops! So, paano ba kung lagay? Baka sunogin na. Baka masira ko na itong mga tapirin ni ma. Mapapagilitan pa ako. So, pinakita ko sa kanya kanina itong ginawa ko project. Medyo nag-alinlangan siya dahil tupperware niya ginamit ko. Pero naging masaya naman siya dahil magagamit ito namin para sa band out in case of blackout. So, ito na, naging naman tayo. Ito naman tayo, wala naman tayo alam dito. Oops, ipa, oops, gamit na ng banteng. Meron naman akong cutter dyan, pero ginamit ko ng gunting. Oops, ito na, gamit. Cutter na. Merong kalawang, na puro kalawang. Kinubiran ko na lang ng mga plastiko. Ano ba tawag sa Tagalog ito? Pensa na. Iligay lang kasi. Ito na, ginamit na. Oops, parang. Alam mo naman walang alam na itong daan ito eh. Medyo nahirapan sa paghihinan, pero pasensya nyo ng mga bagay. Medyo baguhan pa. At advice na lang po kayo kung anong dapat gawin dito. Thank you mga buddy. Wow. Medyo nahirap na ako sa paghihinan pero oops. Ito na. Tada! Okay na, yes! Wow, little tape na. Pansin ng mga bati dahil sa magkalit na bagay. So ito na, namidyo nahihirapan naman tayo sa pangalawang paghihinan. Pero this time, parang minamadali na dahil, oops, parang natagalan tayo. So, sapit lang mga bati, inood na lang. Oops, oops. Hindi pa blow pa. So ito na mga bati, nagana natin yung battery pack na 12P lithium ion 8650 3S 4P battery pack. Charan! Pero wala lang, ganyan lang, ganyan kahaba dapat. Ito na, hinihinang natin ang last part na kinonekta natin ang 12V disc jack port at saka ng USB volt meter. So ito na. Oh, medyo magaling na sa paghihinan ha. Baka masunod ang kamay mo, mag-ingat ka, buddy. Pero honestly, hindi ako marunong maghina. Turuan nyo naman ako, buddy, kahit na isang beses lang. Ito na. So, ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung wire ng soldering iron dahil mainit naman siya eh. At saka pwede mo sa mga gamit at 2 minutes after mo binaklas or tinanggal yung wire na soldering iron. So after nito ay magbibigay ako ng diagram na aking ginawang battery bank. Comment down below for any suggestions or add-on sa aking ginawang project. Guys, ang total na gastos ko sa mga accessories is around 500 pesos only dahil di pa kasama ang mga battery. So
Around 1,200 pesos ang mga batteries, in total 12 pieces dahil ang rated dito is 2,000 mah, pero hiningi ko lamang ito sa aking kaibigan na galing sa kanyang mga sirang laptop. So okay pa mga batteries dahil ang mga sira ng mga laptop ay yung motherboard o di kaya ang screen. So guys, yan ang aking portable generator power bank na pwedeng magamit sa fan, LED lights, router, charge ng cellphone at saka ng tablet. So guys, ito na siya, no? Itong last update ng aking DIY 3S 4P 12B lithium ion cell battery pack. So ito siya, no? Meron sa DC port. So update lang, 1 week ko na ito nagamit. At ngayong araw, after 1 week, nilagyan ko ng battery indicator. Ito siya. So once na mag-on siya, makita mo na umiilaw. So ito ang voltmeter with 2 USB output. So nakita nyo, at dinagdagan ko din ng LED, which is ito. So yan na guys, so yan ang aking project. Salamat sa panonood, sana may matutunan kayo sa aking project. Hit like and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. Bye bye!